Magandang araw mga bata. Welcome to my YouTube channel, Ma'am Let's. Ako si Teacher Let's, ang inyong guro sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 4. Narito ako upang gabayan ko kayo sa ating bagong aralin. Tara na mga bata, samahan na ninyo ako sa ating bagong aralin. Bago tayo magsisimula, sisiguraduhin hawak na natin ang ating aklat o module. 4. Ballpen at sagutang papel. Isulat ang pangalan sa ating comments box o sagutang papel. Pangalan ng guro, pangkat at pangalan ng paaralan. At mga bata, huwag kalimutan pindutin ang like, share and subscribe para updated tayo sa ating mga aralin. Ang ating pamantayan sa pagtuto ay batay sa Most Essential Learning Competences, APP4, Home Economics-OB-3. 1.2.1 Nasasabi ang gamit ng mga kagamit. Pananaki sa kamay. Sa araw na ito, ang bawat mag-aaral ay inaasahan. Makikita sa suot na damit ng isang tao kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang katuluyan at ang kanyang sarili. Kahit anong ingat natin sa ating damit, hindi maiiwasan na ito ay mapunit o masira at kinakailangan itong tahiin sa araling ito. Matutunan mo ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Inaasahan na sa pagtatapos ng araling ay malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kasanayan. Una, nakikilala ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Pangalawa, nasasabi ang mga gamit pananahi sa kamay at gamit ng bawat isa. Pangatlo, napapahalagahan ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Alam kong gusto mo nang magsimula sa pag-aaral, pero simulan mo na ang unang pagsubok. Pero bago tayo sa unang pagsubok, pansinin muna ninyo ang ating bago. Kagamitan. Okay, yan ang ating mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Okay, yan. Pin cushion, memory bag, didal, gunting, medida at karayom at sinulit. Okay, ngayon, dumako na tayo. Pagsasanay, A. Panuto, lagyan ng check ang kahon kung nagpapakita ang mga larawan ng mga gamit sa pananahi. Ikis naman kung hindi. Ayan mga bata, tingnan ninyo kung ano ang mga larawan sa mga gamit sa pananahi. Okay. Ang ating isagot ay check or ikes. Ano ang tamang sagot? Tama. Check. Pangalawa, ikes dahil hindi siya kasama sa pananahi na gamit. Pangatlo, tama. Check. Emery bag at bunting. Pang-apat, tama.
Pangama, check, pain, potion, at didal. Panglima, tama, check, medida, at aspili. Yan ay mga kagamitan sa pananahi ng kamay. Mahusay mga bata! Alam ko na ngayon na marami na kayong natutuhan o ideya kung paano mananahi sa kamay. Dito naman tayo sa pagsasanay. Panuto, pagtambalin ang mga gamit ng mga kagamitan sa hanay A. Sa kaugnay na kagamitan nito sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, itinusok dito ang karayom upang hindi kalawangin. Ano ang tamang sagot? B. Mary. Bag. Tama mga bata. Mahusay. Pangalawa, ito ay ginagamit sa pagsukat ng tela. Tama mga bata. Ito ay medida. Pangatlo, ang samantalang paghawak sa tilang tatahiin. Tama mga bata. Ang tamang sagot ay aspili. Letter G. Pang-apat, ito ay ginagamit sa panggubit ng tila at sinulid. Tama, ito ay bunting. Pang-lima, sinusuot sa gitna ng daliri ng kamay at ginagamit panulak ng karayom kung nananahi. Tama mga bata, bidan. Okay, ngayon napatunayan ko na marami na kayo na tutuhan ulit. Okay mga bata, ngayon dumako na tayo sa balik tanaw. Panuto, tingnan ang larawan at basahin ang mga pangungusap. Isulat sa loob ng hangir ang salitang tama kung ito ay nagpapakita ng mga pamamaraan ng pagpapanatiling malinis at maayos ng kasulatan at mali naman kung hindi. Okay, una, ano ang tamang sagot? Iniingatan ang palda ng uniform. Tama, kailangan ingatan upang hindi masira ang pleats. Pangalawa, umuupo sa kahit saang lugar. Tama mga bata, mali. Pangatlo, nilalabhan agad ang maruming damit. Tama, kailangan kaagad labahan upang hindi madumihan ng todo. Pang-apat, magsuot ng damit, pantulog, maluwag na damit upang maginhawa sa pakiramdam. Tama mga bata, kailangan maluwag ang ating isusuot kapag tayo ay natutulog. Panglima, tahiin agad ang natastas na laylayan ng damit upang hindi agad ito lumaki. Tama mga bata, ngayon ay binabati ko kayo sa inyong mga tamang sagot. Okay, ngayon dumako na tayo sa ating ay magbibigay pala ako ng isang halimbawa. Tingnan ang larawan na punit na damit. Naranasan mo na ba ang ganito? Ano ang inyong gagawin kapag ang inyong damit na sinusuot ay bigla na lang siya ay napunit? Tama mga bata, kailangan mo itong tahiin. Mahusay mga bata. Ngayon, dadako na tayo sa maikling pagpapakilala sa aralin. Okay mga bata, hindi maiwasan ang pagkapunit o pagkasira ng ating kasuutan. Makabubuti kung pagsisikapang tahiin ang payap na sira nito upang maayos ang damit mong napunit.
kailangan mo munang alamin ang mga dapat mong gamitin at kung paano ginagamit ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Karayong, ito ay gamit sa pananahi kasama ng sinulid. Sinusuot ang sinulid sa butas. Ng karayong upang makapanahi. Okay. Next, gumamit ng pananahi. Tandaan dapat na magkasing kulay ang sinulid sa ating tatahiin. Tama. Next, sinulid. Ito ay isang maliit na hibla na mahalaga sa pananahi, katulad ng pagdudugtong ng mga punit na tela. Ang haba ng gagamitin ay dapat mula dulo ng daliri hanggang siko. Dapat magkasing kulay ang sinulid at ang tela gagamitin. Okay, next, gunting. Ito ay ginagamit na pamutol sa sinulid at panggupit ng tela. Gumamit ng angkop at matalas na gunting sa paggupit ng tilang itatapal sa damit na punit na damit na susulsihan. Next, aspili. Inilalagay ito sa bahaging tatahiin upang hindi kumalaw ang tela. Didal. Sinusuot ito sa gitnang daliri ng kamay at ginagamit panulak ang karayo ng karayong kung pananahi. Kung nananahi. Ginagamit ito upang maiwasang matusok ng karayom ang mga daliri natin. Okay, next. Medida. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng tela at ng iba't ibang bahagi ng katawan. Bago gupitin ang telang tatahiin ay kailangan munang itong susukatin gamit ang medida. Next, pin cushion. Ito ay pin cushion. Ito ay may lamang bulak, kusot, ubuok na nagsisilbing tusukan ng aspili at karayong. Emery bag. Ang laman ng emery bag ay buhangin o durog na plato. Dito tinutusok ng paulit-ulit ang aspili at karayong upang manatiling matulis at hindi kalawangin. Okay. Panuto. Iguhit ang mga masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasabi ng angkop na gamit ng mga kagamitan sa pananahing pangkamay. Malungkot naman ang mukha kung hindi at isulat ang salita magpapawasto rito sa patlang bago ang bilang. Una, ang medida ay ginagamit sa pangsukat ng tela. Ano ang tamang sagot? Masaya o malungkot? Tama mga bata, masaya. Pangalawa, kapag ikaw ay nagtatahi, lalo na sa matigas na tela, gumamit ka ng gunting na isusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang karayong sa pagtatahi.
malungkot. Pangatlo, ang karayom at sinulid ay magkasamang ginagamit sa pananahi. Masaya, tama mga bata, mahusay. Pang-apat, itinutusok ang karayom at aspili sa emery bag kapag hindi ginagamit upang hindi ito palawangin. Tama mga bata, masaya. Panglima, pagkatapos gamitin ang asbili o karayom, mainam na ilagay ito sa pin cushion. Masaya. Okay. Mahusay mga bata, binabati ko kayo sa lahat ninyong mga sagot. Okay, ngayon, pagtandaan. Upang maayos ang damit mong napunit, kailangan mo munang alamin ang mga dapat mong gamitin at kung paano ginagamit ang mga ito. May mga kagamitan sa pananahi sa kamay gaya ng medida, didal, emery bag, pen cushion, karayom, sinulid, aspili at gunting. Bawat isa ay may angkop na gamit. Dapat tandaan ang wastong pag-iingat nito at ang tamang pagliligpit sa tamang lalagyan o sewing bag. Okay, ngayon mga bata, pag-alam sa mga natutuhan. Sagutin natin panuto. Basahin at unawain ang maikling kwento, ang paboritong bisita ni Marikit. Isinulat ni Maria Teresa de Montfuerte. Masayahin ang batang si Marikit, lalo na kung suot niya ang kanyang paboritong bisita. Bagamat luma na, lagi itong malinis at maayos. Isang hapon, nasuot ang kanyang paboritong bisita at katatapos lang niya sa pagsuot ng module. Naisipan niyang manood ng vlog, subalit tinawag siya ng kanyang ina at siya ay biglang napatayo at hindi sinasadyang sumabit sa pako ang kanyang damit. Dahil sa pangyayari, nagkaroon ng punit ang kanyang paboritong bisita. Okay, nakita ninyo ang mga larawan na sa ibaba ang may punit niyang damit. Okay, ngayon, bakit natin at sagutan ang mga tanong batay sa kwentong binasa. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. Una, ano ang nangyari sa paboritong bisita ng tauhan sa kwento? A. Napunit, B. Namantsahan, C. Nilabahan, D. Nagusot. Tama, letter A, napunit. Next, number 2. Ano ang maaring gawin ni Marikit upang hindi lumala ang punit ng kanyang damit? A. Itatabi po ang damit. B. Isusuot po agad ang damit. C. Tatahiin po agad ang punit. D. Magpapabili po ng bagong bisita. Ano ang tamang sagot mga bata? Tama, letter C. Tahiin po agad ang punit. Pangatlo, ang haba ng sinulid na gagamitin ni Marikit ay dapat mula dulo ng kanyang daliri hanggang A. Liig, B. Balikat, C. Braso, D. Siko. Tama mga bata! D.
siko hanggang siko ang ating sinulit. Pang-apat, alin-alin ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay ang dapat ibalik ni Marikit sa sewing bag. Pagkatapos, gamitin. E, medida, didal, pen potion, e, merry bag. B, gunting, aspili, karayong, sinulit. C, nail cutter, toothbrush, suklay, toothpaste. D, parihong A and B. Tama mga bata. Ang tamang sagot ay letter D. Panglima. Kung ikaw si Marikit, paano mo iingatan ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay? E, itutusok ko ang karayom at aspili sa pen potion kung hindi na ginagamit. B, inihahasa ko ang karayom at aspili sa emery bag kung hindi na gaanong matalas. C, ililigpit ko pagkatapos gamitin. D, lahat ng nabanggit. Tama mga bata, lahat nabanggit ay tama. Okay mga bata, mahusay. Dumako na tayo ngayon sa pangwakas na pagsusulit. Panuto. Isulat ang salitang upo kung ang bahagi ay totoo. Hindi po naman kung hindi totoo. At isulat ang salitang magpapawasto rito sa patlang bago ang bilang. Okay mga bata, basahin ng maayos. Una, ang karayom at sinulid ay magkasamang ginagamit sa pananahi. Ano ang tamang sagot? Opo, hindi po. Tama mga bata, opo. Pangalawa, kapag ikaw ay nagtatahi, lalo na kung matigas ang tela, laging gumamit ng didal. Tama mga bata, opo. Pangatlo, gumamit ng angkop at matalas na gunting sa paggupit ng telang itatapal sa punit ng damit. Tama mga bata, opo. Pang-apat, itinusok ang karayong o aspili sa emery bag kapag hindi ginagamit upang hindi kalawangin. Tama mga bata, opo. Pang-lima, ang pin cushion ay may laman na basag na plato o buhangin. Hindi po mga bata. Ang tamang sagot ay hindi po. Pang-anim, dapat magkasing kulay ang sinulid at tela na gagamitin. Tama mga bata, opo. Pang-pito, ang medida ay ginagamit sa pagsusukat ng tila at ng bahagi ng katawan ng tao. Opo mga bata, tama, mahusay. Pang-walo, inilagay ang aspili sa bahaging tatahiin upang hindi gumalaw ang tila. Opo, tama mga bata, mahusay. Pang-siyam, ang haba ng sinulid na gagamitin ay dapat mula dulo ng daliri hanggang balikat. Hindi po, tama mga bata, hindi po. Pang-sampo, panghuli nating sasagutan. Ang emery bag ay may lamang bulak, kusot, ubukok na nagsisilbing tusukan ng aspili at karayom. Hindi po. Tama mga bata. Makusay. Ngayon ang ating
akdang aralin. Thank you.